Balikan na't manood, makinig ka't matuto. Kasama si Teacher Dada. Masayang araw, batang Pilipino. Tama, ikaw nga. At bilang Pilipino, ay nararapat lamang na kilalanin mo ang iyong sarili, pamilya, paaralan, at ang iyong kapaligiran. At lahat ng iyan ay ating pag-aaralan sa ating asignatura. Kamusta mga bata? Ako, si Teacher Dada, ang magdada las sa inyo sa makulay na mundo ng Araling, Panlipunan. At sisiguraduhin na sa ating aralin ay walang maiiwan. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang inyong lapis at papel at tawagin mo na rin sila nanay, si tatay, si ate o kuya. Kamusta mga bata? Natatandaan nyo pa ba ang pinag-aralan natin sa nakaraang leksyon? Ano nga ulit ang ating napag-usapan noong nakaraang aralin? Noong nakaraang leksyon, pinag-aralan natin ang mga pagbabago ng isang tao mula sa kanyang pagkasilang hanggang maging bata katulad nyo. Lahat ba ng tao ay nagbabago? Tama! Lahat ng tao ay nagbabago mula sa pagiging sanggol hanggang sa paglaki. At sa pagbabagong iyon ay may mga mahahalagang pangyayaring nagaganap sa ating buhay. Ngayon naman, may ipakikita akong mga larawan sa inyo. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama! Naliligo ang bata. Kaya nyo na bang gawin mag-isa ito? Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama! Ang bata ay kumakain mag-isa. Hindi na siya sinusubuan ng kanyang nanay. Kaya nyo na bang gawin itong mag-isa gamit ang kutsara at tinidor? Sa ating susunod na larawan, ginagawa niyo ito sa ating mga aralin. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama! Ang bata ay nagsusulat sa papel. Lagi niyo bang ginagawa ito para gumanda, bumilis, at humusay ang pagsusulat ninyo? Ito naman mga bata. Ano kaya ang ginagawa ng bata sa larawan? Isip-isip! Tama! Siya ay kumakanta! Kaya nyo din bang gawin ito, mga bata? Sige nga, subukan nga natin! Sabayan nyo nga ako! La 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 la, la 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 la. Isa pa nga! La 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 la, la 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 la. Mahusay mga bata! Bigyan nyo nga ng ang galing-galing clap ang mga sarili nyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko! Napapansin nyo ba na habang kayo ay tumatanda at lumalaki, mas dumarami ang kaya nyong gawin mag-isa? Mga bata, may kwento para sa inyo si Teacher Dada. Handa na ba kayong makinig ng mabuti? Dahil pagkatapos ng ating maikling kwento, ay may mga itatanong ako sa inyo. Ano ba dapat ang ating tatandaan sa pakikinig ng kwento? Una, maupo ng maayos para kayo ay komportable. Pangalawa, ang mata ay dapat nakatingin lang sa ating kwento sa screen. At ikatlo, ang ating mga tainga ay dapat nakikinig lang sa inyong guro.
tandaan ang mga ito upang mas mapakinggan at matandaan ang nilalaman ng ating kwento para masagutan niyo mamaya ang mga tanong ni Teacher Dada. Handa na ba kayo? Ang ating kwento ay tungkol sa dalawang bata na hindi lang magkapatid, kundi kambal! Alam niyo ba kung ano ang kambal? Ang kambal ay magkapatid na isinilang ng magkasunod. Pareho sila ng nanay at tatay, at pareho sila ng kaarawan. Kaya minsan, parehong-pareho na sila ng itsura. Pero hindi ibig sabihin ito na sa lahat ng pagkakataon ay sila ay parehong-pareho. Kaya pakinggan na natin ang kwento kung paano ang dalawang magkapatid na kambal ay nagbabago habang sila ay lumalaki. Masaya ang pamilya Santos dahil magkasabay na isinilang ang dalawang sanggol na ipinangalang Miko at Mika. Tuwang-tuwa ang mga magulang ng kambal dahil sina Miko at Mika ay masiyahin. Umiiyak lang sila tuwing nagugutom, basa ang diaper o kaya tuwing inaantok o naiirita. Magkamukhang magkamukha sina Miko at Mika kahit na sila ay magkaiba ng kasarian. Lalaki si Miko at babae si Mika. Mahilig kuna ng litrato ng mga magulang nina Miko at Mika ang kanilang bawat galaw. Picture dito, picture doon. Noong sila ay isang taong gulang at nagsisimula ng gumapanggapang, unti-unti ring nagbabago ang kanilang anyo. Noong sila ay dalawang taong gulang na, kaya na nina Miko at Mika tumayo at unti-unti nang humahakbang-hakbang. Inaalalayan sila ng kanilang mga magulang. Noong sila ay tatlong gulang, kaya na nilang maglakad mag-isa. Nakapaglalaro na rin sila at nakatatakbo. Magkasundo ang kambal sa lahat ng bagay. Pero si Miko, mas mahilig sa robot, habang si Mika naman ay mas gusto ang manika. Noong sila ay apat na taong gulang na, naipakikita na rin nila ang kanilang mga kakayahan katulad ng paghawak ng lapis, pagbukas ng balot ng pagkain, pag-inom sa baso, at pagsuot ng damit. At nang sila ay maging 5 taong gulang, nagsimulang mag-aral ng kambal sa kindergarten. Dito natuto silang magbilang, sumulat, bumasa, at sabihin ng tunog ng mga letra. Dito rin nagkaroon ng mas maraming kaibigan ang kambal. Pero si Miko ay mas malakas ang loob, habang si Mika naman ay mahiyain sa kindergarten. Ngayon, sina Miko at Mika ay nasa unang baitang ngayong pasukan. Ano kaya ang matututunan pa nila? Mula sa kanilang pagsilang ay madami na silang natututunan at madami na rin ang pagbabago. Ngunit higit sa lahat, lumipas man ang panahon, nagmamahalan pa rin ang kambal. Ang pagbabago ng kambal sa panunulat ni Danilyn B. Espinola at iginuhit ni Angela M. Trinidad. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Miko at Mika? Sige nga kung pinakinggan ninyo ng mabuti ang kwento, masasagutan ninyo
ang mga sumusunod na tanong. Handa na ba kayo? Ang unang tanong ay, ano ang pangalan ng kambal? Ang pangalan ng kambal ay sina Miko at Mika. Ikalawang tanong, tama o mali? May pagbabago ba sa kambal habang sila ay lumalaki? Tama, habang lumalaki, nagbabago ang anyo, ugali at kakayahan ng kambal katulad na lamang natin. Ikatlong tanong, ano ang pagbabago at kaya na gawin ni Miko at Mika nang sila ay naging tatlong gulang na? Tama, sila ay natuto ng lumakad. Ikaapat na tanong, ano naman ang pagbabago sa kambal noong sila ay 4 na taong gulang na? Nang maging 4 na taong gulang na ang kambal, natuto sila ng mga simpleng bagay na makatutulong sa kanila sa pang-araw-araw katulad ng pagkain, pagsuot ng sariling damit, pag-inom mula sa baso ng walang gabay at madami pang iba. Naalala niyo pa ba kung ano ang mga pagbabago sa kambal nang sila ay naging 5 taong gulang na? Tama! Nang mag 5 taong gulang na sina Miko at Mika, sila ay nagsimula na mag-aral bilang kindergarten, kung saan sila ay natutong magsulat, magbilang, magbasa, at makipagkaibigan. Kayo ba ay tulad ni Miko at Mika na nagbago rin? Pagkatapos ng ating leksyon, yayain ninyo ang inyong mga magulang, tito o tita, o lolo at lola, na kwentuhan kayo tungkol sa inyong paglaki. Malamang! Ngayon ay 6 na taong gulang na sina Miko at Mika. At nasa unang baitang na, katulad ninyo mga bata. Ano kaya ang mga pagbabago na mangyayari sa kanila? Tiyak, marami pa silang mga kakayahan na matututunan habang sila ay lumalaki, katulad ninyo. May mga kakayahan ba kayo na gusto matutunan ngayong kayo ay nasa unang baitang na? Gusto nyo ba mas gumaling sa pagsusulat? Pagguhit? O may iba pang talento na gusto matutunan? Tandaan mga bata, may mga pagbabagong nagaganap sa bawat tao mula nang siya ipanganak hanggang sa kanyang paglaki. Ang isang sanggol ay wala pang kakayahang magsalita at sabihin ang kanyang nararamdaman kapag siya ay nagugutom o naiirita. Ipinahihiwatig niya ito sa pamamagitan ng kanyang pag-iyak. Ngunit kapag ang bata ay tumungtong na sa 1 taong gulang, nadaragdagan na ang kanyang mga kakayahan. Nagsisimula na siyang maglakad at nagbabago ang kanyang anyo. Sa edad na 3, siya ay nakakalakad at kumakain na ng mag-isa. Sa edad na 5, handa na siyang pumasok sa paaralan at matuto ng maraming aralin. Ngayon mga bata, para mas matiyak na may natutunan kayo sa ating aralin, sabayan niyo ako sa ating gawain. Handa na ba kayo? Kunin ang inyong lapis at papel para tayo ay makapagsimula na. Sa inyong papel, isulat ang mga bilang na 1, 2, at 3. Sa bawat bilang, piliin at isulat ang angkop na salita sa mga pangungusap na babasahin ko.
makinig ng mabuti. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ano ang tamang salita na dapat nasa patlang? May mahalagang mga pangyayari sa buhay ng isang tao simula nang siya ay patlang na sanggol. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon na nakikita ninyo sa inyong harapan. Para sa ikalawang bilang, maraming pagbabago ang nangyayari sa isang tao mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang patlang. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon na nakikita nyo sa inyong harapan. At para sa ikatlong bilang, bawat bata ay may pagbabago mula pisikal na pangangatawan hanggang sa kanyang gawain. Habang lumalaki ang isang bata, patlang ang kaya niyang gawin. Handa na ba kayong malaman ang mga tamang sagot? Babasahin ko. May mahalagang mga pangyayari sa buhay ng isang tao simula nang siya ay isilang na sanggol. Maraming pagbabago ang nangyayari sa isang tao mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang paglaki. Bawat bata ay may pagbabago mula sa pisikal na pangangatawan hanggang sa kanyang gawain. Habang lumalaki ang isang bata, dumadami ang kaya niyang gawin. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Pagsasanay iyan sa ating mga pinag-aaralan. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa inyong karagdagang pagsasanay, gagawa tayo ng inyong memory timeline. Ang memory timeline ay maglalaman ng inyong pagbabago habang kayo ay lumalaki. Ito ay tatawagin nating ang aking pagbabago. Ang mga kailangan ninyong materyales ay malinis na papel, o bond paper, pandikit, at mga litrato nyo noong kayo ay sanggol pa lamang hanggang sa kasalukuyan. Maaring magpatulong sa mas nakatatanda sa paggawa ng memory timeline. Simulan na natin! Kumuha ng 3 piraso ng malinis na papel at tiklupin ito sa gitna. Lagyan ng pandikit ang gitna ng papel kung nasaan ang tiklop at ipatong dito ang isa pang papel. Ulitin sa 3 piraso ng papel. Kapag tuyo na ang pandikit, magmumukhang libro o kwaderno ang ating pinagdikit-dikit na papel. Sa harapan, isulat ang mga salita na ang aking pagbabago.
buklatin ang pinagdikit-dikit na papel at sa unang pahina, idikit ang larawan noong ikaw ay sanggol pa lamang. Kung walang larawan, huwag mag-alala. Maaring iguhit ang sarili bilang sanggol. Sa susunod na mga pahina, idikit ng sunod-sunod ang inyong mga larawan ayon sa edad. Sa ilalim ng bawat larawan, isulat ang mahalagang pangyayari sa inyong buhay. Halimbawa, 3 taong gulang, ako ay nagsimula maglakad. Gamit ang inyong memory timeline, maaari ninyong ikwento ang inyong mga karanasan sa mga kasama sa bahay o kaibigan. Gamit ang mga litrato o iginuhit na larawan. Bago tayo magtapos sa ating aralin, ay may ibabahagi akong isang awitin para sa inyo. Gusto niyo bang marinig ito? Dati natutulog sa duyan, ang lakad ay dahan-dahan. Ikaw ay pinalilikuan, ikaw pa ay sinusubuan. Ngunit hindi na ngayon, kayang-kaya mo na. Ikaw ay nagpapako na, ika'y lumalaki na. Bata, huwag nang umasa, kaya mo nang mag-isa. Dahil ikaw ay pag-asa ng ating bansa. Ayan mga bata, tapos na tayo sa huling bahagi ng ating aralin tungkol sa pagbabago at mahalagang pangyayari sa inyong paglaki. Abangan ninyo muli ang susunod nating pag-uusapan tungkol sa inyong mga sarili. Dahil kayo ang bida sa ating mga aralin. Muli ako si Teacher Dada, ang inyong gurong gabay. Hanggang sa susunod nating pagkikita, dito lang yan sa DepEd TV at ARPAN, kung saan ang ating aralin ay fun at kung saan ikaw ay hindi maiiwan. Paalam mga bata!